Kamusta mga idol sa basketball? Welcome po kayo dito sa Basketball Talk kung saan ay ibibigay natin ang mga bagay na hindi mo pa alam sa idol mo sa basketball. Ano-ano nga ba ang mga bagay na hindi mo pa alam sa kanya? Mapa PBA man, MPBL o sa NBA o kahit sa amateur basta basketball. 10 bagay na marahil ay hindi mo pa alam sa idol mo. Mga idol, sa pagkakataong ito ay aalamin naman natin ang mga bagay kay Richie Paolo Uy Rivero. Saan ba siya palaging nakatambay sa UP? Alina at samahan niyo akong alamin ang 10 bagay na hindi mo pa alam kay Richie Paolo Uy Rivero o mas kilala sa tawag na Richie Rivero. At shoutout na rin sa nag-request ng videong ito. Marami po sila. But before that, mga idol, baka gusto nyong sumali sa ating 200,000 subscribers giveaway. Ang ibibigay, isang Hook School Backpack, isang Kobe Bryant Apparel Sports Backpack, at isang LeBron James 16 Basketball Shoes. Nasa bandang huli ng video kung papaano po sumali. Kung may katanungan ka, pakibasa mo na lamang sa ibaba ang ibang detalye. Ito na po ang 10 bagay na hindi mo pa alam kay Richie Rivero. Number 1, taga saan ba si Richie Rivero? Mga idol, ipinanganak siya sa lalawigan ng Isabela sa bayan ng Ilagan. Ang Ilagan City sa Isabela ay makikita mo sa bandang hilagang bahagi ng Luzon. Nakaharap sila sa dagat na talaga namang dinarayo ng mga turista. Kung mahilig ka sa nature, magpunta ka sa Ilagan. Dito mo din makikita ang pinagmamalaki nilang Puyot Spring National Parks na talaga namang dinarayo ng mga turista. Sa Isabela mo din makikita ang isa sa pinakamalaking dam sa Pilipinas, ang Magat Dam, na matatagpuan mo naman sa Cagayan River na hindi kalayuan sa lugar nila Richie Rivero. At FYI lang mga idol, during break sa basketball, sa bayan ng Ilagan sa Isabela mo, nakikita si Richie Rivero. Number 2, ang panganay na kapatid ni Richie Rivero. Alam niyo bang may nakatatandang kapatid pa si Richie Rivero? Ito ay si Prince Rivero at si Rashid Rivero. Si Prince Rivero ay nakuha na last year ng Rain or Shine Last to Painter para sa 2019 PBA Draft bilang 7th overall pick. Dati siyang naglaro sa De La Salle Green Archers. Naglaro din siya para sa Pilipinas na Alab Pilipinas. Naglaro din siya sa koponan ng Batangas City Athletics sa liga naman ni Senator Manny Pacquiao na MPBL. Number 3, ang signature moves ni Richie Rivero. Marami sa ating mga Pilipino kaya tayo nanonood ng basketball dahil sa galing na rin siyempre ng pinapanood natin na naglalaro. Minsan pa nga kahit hindi ma-shoot ang mga tira, basta nakitaan natin ng mga galawang pang-NBA ay tuwang-tuwa na tayong mga fans. Katulad na lamang ng mga galawan ng 22 years old, 6'1" na si Richie Rivero. Ang kanyang signature moves ay ang Eurostep. Nakita na natin ito na ginawa sa UP Fighting Maroons at ginawa na rin niya sa FIBA 3x3. Sinasabing ang kanyang signature moves sa Eurostep ay nagmula sa Europe at pinasikat ng NBA star noon na si Manu Ginobili na dating naglaro sa San Antonio Spurs. At kapag nakikita natin na si Richie Rivero na nakagagawa ng Eurosteps ay talaga namang napapawaw ang mga manonood. Number 4, artista. Hindi pa daw niya kilala lahat ng mga celebrity actress sa Pilipinas pero ayon mismo sa kanya, kung sino man daw ang maipapare sa kanya bilang love team o makakasama sa isang sitcom o maging sa pelikula ay agad naman daw niya itong pasasalamatan. At wala naman daw siyang problema sa bagay na iyon kahit sino ang maipapare sa kanya dahil nga nag-uumpisa pa lamang siya sa larangan ng showbiz. At gusto din niyang may matutunang bago sa showbiz. Pero kung papipiliin naman sa Hollywood actress ay ang gusto niya ay si Kendall Jenner.
At kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto din niyang magkaroon ng pelikula na action movies. Sana akong leading lady. Number 5, bakit ba siya lumipat sa UP o University of the Philippines? Mga idol, kilala naman natin si Richie Rivero na naglaro dati sa La Salle Green Hills noong high school bago naglaro at nag-aral sa De La Salle University sa Taft Avenue, Manila bago lumipat sa University of the Philippines taong 2016 hanggang 2018 nakita at nasaksihan natin siya sa De La Salle. Pero nangyari nga ang bangungot para kay Richie Rivero noong January 2018. Kasama pa niya ang dalawang taga De La Salle. Nang matanggal sila sa basketball varsity team, ito ay matapos na, and I quote, mapag-alamang nag-positive daw siya sa banned substances, end of quote. Pinabulaan na naman ito ni Richie Rivero na mariing niyang itinanggi ang akusasyon sa kanya. Inamin niya na gusto niyang magtapos ng pag-aaral sa De La Salle. Ngunit gumuho na nga ang kanyang pangarap. Naguluhan sila noon. Nang mga panahon yon, nagpasalamat na lamang siya. Unang-una sa kanyang pamilya na hindi umalis sa tabi niya at patuloy na naniniwala sa kanya. At sa mga malalapit niyang kaibigan na kanyang pinagkakatiwalaan. Pero sa loob ng campus sa De La Salle, feeling niya siya ay ang pinag-uusapan sa umpukan ng mga estudyante. Pakiramdam niya ay hinuhusgahan agad siya. Kung kaya, dito na siya lumipat ng eskwelahan sa University of the Philippines at nagpapasalamat naman siya sa pag-welcome sa kanya sa UP. Number 6, ang kanyang endorsement. Merong sariling clothing line si Richie Rivero, mga idol. Binuksan niya ito noong siya ay 20 years old sa mismong araw ng kaarawan niya na May 25, 2018. Pero bukod yan, may mga dati siyang inindorso, mga idol, at kasalukuyang iniindorso pang produkto. Narito ang ilan sa mga yon: ang Gatorade, isang sikat na beverage and food product. Ang Pepsi, isang carbonated soft drinks na gawa ng PepsiCo. Meron din siyang Betadine na isang antiseptic liquid. Ang Avignon Clinic ay inindorso din ni Richie Rivero kung saan nag-o-offer sila ng premium skin treatments. At ang huli ay ang Bench, isang retail brand ng mga damit, bags, accessories, footwear at mga pabango. Wow! Number 7, BJ. Alam nyo bang naging VJ o video jockey si Richie Rivero? Noong March 2019, isang buwang lumabas siya sa programa ng Mix para maging video jockey. Ang Mix ay isang channel kung saan halos kabataan ang mga nanonood dahil sa mga music na napapanahon ang ipinapalabas. Ito ay Channel 12 at kung misa naman, Cable Channel 23. Number 8, nahirapan siyang bantayan. Sino? Mga idol, ang pinaka nahirapan siyang bantayan. Mapagkumbaba niyang sinabi sa isang panayam sa kanya na ang pinaka nahirapan siyang bantayan noon ay si Alvin Pasaol. Punong-puno daw ng bala itong si Alvin Pasaol, kung kaya nahirapan daw siyang bantayan ito. Number 9, ang tambayan niya sa UP. Alam nyo mga idol, hindi ako taga UP pero ayon mismo sa kanya, palagi siyang nakatambay sa Area 2 sa UP Campus. Kaya kung girl lalo ka at Becky Mon o kung gusto mo lang makita si Richie Rivero sa UP Campus, nasa Area 2 daw siya. At palagi niyang kasama si JD Tungkab. Magdala ka lang daw ng pagkaing spam dahil nakahiligan daw niya yung kainin. Number 10, sino ang idol sa NBA ni Richie Rivero? Dalawa, mga idol. Ang idol ni Richie Rivero ay talaga namang The GOAT. Ang kanyang idolo para sa marami o sa iilan ay ang The GOAT, si Michael Jordan. Ang pinaka-idolo daw niya, pero si LeBron James ang gusto niya sa all-around player. Hanga din si Richie Rivero sa ginagawa ni LeBron James. Kung papaano niya nababalanse ang oras niya on and off the court. At nais niyang malaman sana kung paano naaalagaan ng mabuti ni LeBron James ang kanyang katawan. O yun mga idol, at 10 bagay kay Papa Richie Rivero na ngayon ay alam na natin.
pati ang tambayan niya sa campus, alam na natin. Sana po ay may bago na naman kayong bagay na natutunan tungkol sa idol mo. Ano sa 10 bagay na nabanggit ang pinaka tumatak sa isip mo? Mag-comment ka na lamang po sa ibaba at babasahin ko po yan sa isa. At gusto ko pong magpasalamat sa nag-request ng videong ito, ang Rampton Salon and Spa kay Boss Rampton Trias at sa mga kasama niya diyan sa salon na may branch sa Barangay Plaza Aldea Tanay Rizal, sa Antipolo Mayamot Masinag at sa Binangonan Rizal. Open na po ang Rampton Salon and Spa all branches mula sa June 7 onwards. To make an appointment, you may call or text them 0915-2868-058. Marami pong salamat sa inyong pagtutok sa Basketball Talk Channel. Mabuhay po kayo! Yon mga idol, iniimbitahan kitang sumali sa aming ginaganap na pang-apat, mga idol. Pang-apat na po ito na giveaways natin. Tatlong subscriber natin ang bibigyan na naman ng premyo. Para sa third prize ay isang hook backpack school bag. Para sa second prize ay isang Kobe Bryant apparel sports backpack. Para sa grand prize ay isang LeBron James 16 basketball shoes. Kung dati ka ng subscriber ay kasali ka na. At para naman sa mga hindi pa subscriber, mag-subscribe lamang at mag-post ng video ng channel na ito sa inyong Facebook wall. At pindutin ang notification bell. All right na! Kasali ka na!